paano mo malalaman kung merong kalokohang ginagawa yung partner mo? Kung meron ng kabit si Mr. or si Mrs. At hindi lang yan dahil pag-uusapan din natin ang ilan sa mga dahilan kung bakit nakukuha nilang magloko. At itong pinaka the best, ano yung dapat mong gawin, ano yung approach mo sa mga situation na ganyan, kung paano mo ito maayos. So yan ay ating pag-uusapan sa video na ito. But of course, kung hindi nyo pa ako kilala, just call me your Kuya M. And don't forget to hit the subscribe button, yung follow button, para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng panibagong video tulad nito. So tara, simulan na natin. So anyway, singit ko lang na bumili naman kayo sa aming paninda, mga inspirational t-shirt, mga Bible verses na t-shirt, at ilang mga hugot na t-shirt. I-check nyo lang po yung description box para sa Shopee link store namin at sa comment section. Tara, ipagpatuloy na natin. Kabit, kabit, kabit. Ito yung halos na problema ng karamihan sa atin. Ang third parties, ang panloloko ng partner. Well, we're living in the end times. Talagang palakas na ng palakas ang kampon ni Satanas para sirain ang bawat pamilya at maging magulo at lumapit sa mundo hanggang sa mayuwi niya sa impyerno. So, ngayon, I pray for you na maayos ang relationship nyo. Okay? Ngayon, ano ang ilan sa mga dahilan kung bakit nakukuha ng partner nyo na maghanap ng iba? Una, of course, dahil nagsawa siya. Nagsawa siya sa'yo. Nagsawa siya, maaari sa ugali mo. Maaaring nagsawa siya sa lasa mo. Ganon talaga buhay. Nagsasawa ka kasi lalong-lalo na kung nakafocus ka lang sa physical or sa material na bagay. Mamaya, sasabihin ko mong sikreto para mag-long lasting or para, alam niyo, mas maganda yung relationship. Okay? Ano pa yung mga ilan na dahilan? So, hindi siya nakokontento maari sa comfort mo, sa kung paano mo siya alagaan, lalo-lalo na hindi siya nakokontento sa lasa mo, sa performance mo, sa sex, ganun. And sa mga bagay niyon, wala ka nang magagawa. Choice niya yon, buhay niya yon, and you cannot control him or her. But you can control yourself kung ano yung dapat na gawin mo or yung approach mo. Next, number 3, maaring dahilan. Natukso siya. Yung iba dahil sa nakipagkinuman, kaya natukso ng mga mismong kaibigan or yung mga kababaihan doon, yung kalalakihan doon, natukso. Well, hindi ako nakiki-agree, pero sinasabi ko lang. Kapag si Satanas ang nag-work at binulungan yung isang babae na lumapit ka doon at tuksuin mo yung asawa ng ganito na lumalapit sa Diyos, na anak ng Diyos, ay talagang malaki ang possibility na matukso yung partner mo. Kasi yun ang trabaho nga ni Satanas eh. Ang tukso kasi kung hindi mo ito samahan ng panalangin, lalong-lalo na mga kalalakihan na malakas ang hatak ng flesh or laman, ay talagang matatalo ka kung by your strength lang labanan. True prayers sa mga bagay na yan, okay? And number 4 na maaring dahilan din kung bakit nakukuha niya na magloko ay dahil sa revenge. Maaring nasaktan mo siya, maaring nagawa mo din yun sa kanya dati. Meron ka ding kabit na dati kaya gusto niya mag-revenge. Gusto niya ipamukha sa'yo, iparamdam sa'yo yung feeling or yung naramdaman niya dati. Although marami pa, pero ito yung ilan sa major na dahilan kung bakit naghahanap yung partner natin. Ngayon, ano nga ba or paano mo malalaman na meron siyang ginagawang kalokohan or meron siyang kabit? Number 1. Parati siyang galit sa'yo or nang-aaway or baka ayaw ka pang tabihan sa kama. Palagi siyang walang gana sa'yo. Lagi siyang naiinis kapag nakikita ka. Palagi siyang naiinis kapag nakakausap ka. Why? Kasi meron siyang iba na inaasikaso. Meron siyang iba na hinahangaan. Merong ibang laman yung kanyang puso. Ganon kasi, ang puso ng tao isa lang. So, hindi mo maaring mahalin ang dalawa. Either, i-hate mo yung isa or mahalin yung isa or mahalin yung isa, i-hate mo yung isa. So, maaaring meron siyang ibang mahal, kaya hate na hate ka. Lagi siyang galit sa'yo. Lagi kang inaaway para meron siyang dahilan na umalis sa bahay. Meron siyang dahilan na kasi ganito, meron siyang relasyon. Ganito kasi nang-aaway ka, ganito kasi. Yun pala yung escape room niya eh. Yun pala yung escape niya para makapunta sa iba. So ito yung isa na pinakamalaking sign that there's something wrong, na meron siyang tinatago, na meron pala siyang kabit kapag palagi siyang galit sa'yo, palagi siyang walang mood sa'yo, palagi siyang naiinis sa'yo, at palagi ka pang inaaway. Okay, proceed na tayo sa number 2. He always wants space. Wag kang mangkulit. Ganito, wag ka nga. Even literally na space sa kama. Ayaw niya masyado na masyado mong kinukulit, masyado mo pang kinakausap. Or yun nga, malagi siyang nainis sa'yo. Gusto niya ng space, gusto niya ng makadistansya muna sa'yo, even physically, kung mag-asawa kayo. Gusto niya ng lumayo sa'yo. Bakit? Hindi yan makakadiskarte kapag palagi mo siyang kasama. Space din sa cellphone niya. Ayaw niya na masyado mong pinapakilaman yung phone niya. Ayaw niya masyadong pinapakilaman yung social media.
medias niya, yung mga privacy, sabihin niya, privacy, naku, delikado. Medyo magdalawang isip ka, okay? Maaring gusto niya ng space so that yung space na yun na binibigay mo sa kanya, ilalaan niya sa kabit niya. Proceed na tayo sa number 3. Seloso or selosa siya. Alam mo ba na kung sino ang may kalokohang ginagawa? Sila yung seloso or selosa. Bakit? Kasi alam nila yung kalokohan na ginagawa nila. Meron ngayong iba na akala mo kung sino ang kagwapo. Kasi meron siyang ibang tinis-discardean. Meron siyang kabit. Tapos akala mo naman na talagang loyal or faithful siya sa'yo. Kasi kung makapagselos, kung makapagbintang, ay akala mo sobrang linis. Alam mo, yun yung isang sikreto na sign na meron talaga siyang tinatago. Pag seloso or selosa siya. Kasi ginagawa niya yun eh. Ginagawa niya mismo yung kalaswaan, ginagawa niya mismo yung kalibugan, ginagawa niya mismo yung mga diskartehan na yan. Kaya na-associate niya na ikaw ay meron kang ginagawang kalokahan, although wala naman. Medyo magdalawang isip ka dyan, kaibigan. Okay? Number 4. Nagbago siya. Ramdam mo yon. Sa relationship kasi daw, habang tumatagal yung relationship, ay medyo nagsasawa na kayo, normal lang yon. Okay lang yon. Pero, I mean, yung nagbago dito is merong sobrang laki na pinagbago sa kanyang buhay. Yung trato niya sa'yo, kung paano ka i-approach, kung paano ka kausapin, kung paano ka, alam mo yon, paano ka lambingin, paano ka... Ramdam na rambadam mo na sobrang nagbago siya, na hindi siya yung tulad ng dati. Meron naman yung nagbago ng konti, pero inaayos niya, iba po yun. Kaysa yung nagbago na parang wala siyang pakialam kung maayos man o hindi yung relationship nyo. Bakit? Meron siyang naka-ready na destino. Kahit totally masira pa yung relationship nyo. Kahit sa isang ay wala yung relationship nyo, it is okay lang sa kanya. Why? Kasi meron siyang ibang destino. Ramdam na ramdam mo yun na nagbago talaga siya. Okay? So ito yung apat na maaring sign. Sapat na to na sign. Makikita mo to talaga kung meron siyang kabit or meron siyang iba na kinababaliwan or alam mo yung kalokohan na ginagawa. Ngayon, ano ang dapat mong gawin? Napakahalaga na alam mo yung dapat mong gawin sa mga situation na ganyan, although sobrang hirap. Pero kailangan mo ng concrete na decision, concrete na mga plans pagdating sa mga ganyan. Number 1, silence. Tumahimik ka lang eh. bakit parang ang layo? 'Di ba kasi kapag malaman mo, hindi aawayin mo, iko-confront mo siya kay ganito. Alam mo ba na ang mga merong ginagawang kalokohan ay sila mismo ay aware. Sila mismo ay meron nararamdaman nila kung alam mo or hindi. Alam nila na alam mo pero tumahimik ka lang. Sila na mismo ang matatakot. Sila na mismo yung maku-curious, magdadalawang isip or magkakaroon ng question sa kanilang isip na bakit kaya tumatahimik to. May takot sa kanila na baka meron kang gagawin na danger, although wala naman. So maaring sila mismo itatama nila yung kanilang ginagawa. Although sobrang hirap nito, kaibigan. Ang hirap tumahimik sa mga situation na ganyan. Pero kung kaya mo ang self-control, tumahimik ka lang. Pero make sure na aware siya, na aware ka sa kanyang ginagawang kalokohan. Or ipaparamdam mo na alam mo yung kanyang ginagawa. Pero hindi mo siya inaaway, hindi ka nagagalit, kundi tumahimik ka lang. Ngayon may takot sa'yo na baka tuluyan siya, mas lalo na yung ginagawa. In the first place, ginawa na niya. Okay. Ano pa bang hahabulin mo? Yung natitira sa kanya? Wala kang makukuha na natitira sa kanya kasi in the first place, andun na siya. Kung gusto mo siya nakunin, dapat buo. Hindi yung tira-tira lang dahil pagmamayari mo siya. Okay? Silence is the best na pinakagawin mo. Basta aware siya. So number 2 na dapat mong gawin ay let him be. Give him space kung kailangan niya. Kung gusto niya ng space, it's okay. Go. Alam ko naman, natatakot ka naman. Siyempre, alam mo na sa space na yan, ay yun yung panahon nila ng kwan. It's okay. Kasi wala ka namang magagawa eh. Kahit naman na, oh sige, pigilan na kita. Oh sige, try mo. I-try mo na pigilan. Tingnan mo gagawa at gagawin ng paraan para lang makalabas, para lang magkaroon ng space. So sige, bigay mo lang yun sa kanya. Alam mo ganito kasi, ang rules pagdating sa relationship, the more na kinukulong mo, the more na gusto niyang lumabas. Pero the more na pinapala mo, the more yan na gusto niyang mag-stay. Try mo kaya tong principle na to. Pero, hindi lahat ay gustong magpakulong kung pinapalaya. Yung iba, gustong-gusto na. Yun lang ang nagpapatunay na talagang buong-buo yung loob niya na iwan ka. Kung kukunin na niya yon na chance para tuluyang mapunta sa iba. Ibig sabihin, 100.1% na buong-buo yung loob niya na iwan ka na talaga. Pero kung merong pagdadalawang isip sa kanya at hindi niya tinuloy, maaaring baka natukso lang, maaaring baka napagod lang ng kunti sa'yo. And balik yan sa'yo. Compared sa sige, sakalin mo siya, itali mo siya, pagbawalan mo siya sa lahat, wala, mas lalo mong tinataasan yung chances na maghanap siya ng iba, na pupunta siya sa iba, na tuluyan siyang mapunta sa kanyang kabit. So give him space, let him be. And number 3, itong pinakamahalaga, establish your relationship to God. Alam mo, may mga bagay na limited tayo na tao.
limited tayo sa kakayahan, limited tayo sa tulad niyan, hindi natin siya kayang baguhin. Ang conviction lang ng Holy Spirit sa asawa mo ang siyang makakatulong para magbago yung asawa mo. Kahit ano pang gawin mo sa kanya, kung talagang buong-buo yung loob niya, wala ka nang magagawa. Maybe kasuhan mo siya. Yes, okay lang din yun na choice, na way mo. Pero it's up to you, choice mo yan. Pero ang pinakasinasuggest ko, establish mo yung relationship mo sa Diyos. Magpakatotoo ka, ilapit mo sa Kanya lahat ng problema mo, lahat ng yan. Alam mo, napaka-easy lang ng buhay natin sa mundo. Kung wala ang Diyos sa buhay mo, baka anong magawa mo? Sa kabit niya, mapatay mo, hindi ikaw pa nagkasala. Napatay mo, tapos may nangyari din sa'yo, napatay ka, wala, impyerno. So, ang pinakamahalaga, sige, mag-suffer ka lang dito sa mundo, okay lang yan, as long as establish mo yung relationship mo sa Diyos. Alam mo kaibigan, napakalaga na sa lahat ng problema, Diyos ang kinakapitan. Siya lang ang mas may nakakaalam ng dapat mong gawin, ng dapat gawin sa partner mo. Siya lang ang may kaya to convict your partner from sins, from that na ginagawa niya at babalik siya sa'yo, magpakumbaba. Tanging gawin mo lang ay mag-repent sa kanya, kumbaba, mag-ask ng forgiveness, and of course, magpalid sa kanya through the Holy Spirit. And pray, 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 lapit mo sa kanya. Alam mo, God is the comforter. He will comfort you beyond human knowledge. Sa hindi mo ini-expect na bagay. Alam mo yung may comfort sa'yo, may joy sa'yo, may peace sa'yo kahit meron kang pinagdadaanan. Yun yung gusto kong maramdaman mo. Yun yung gusto kong ma-feel mo. And number 4, be ready sa mangyayari. Maaring tuluyan talaga siya or maaring babalik sa'yo. Dapat ready ka sa dapat mangyari. Pag-pray mo, Lord, anuman ang mangyari, your will be done pa din. So, that's it for today's video. I hope na meron kayong natutunan. I hope na pumasok sa puso nyo itong na-share ko ngayon. And I hope na maayos. I pray na maayos yung family nyo. Magkabalikan kayo, magkaayos kayo, and hindi na babalik sa dating kasalanan. So that's it for today's video. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi, and God bless everyone.